are the Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by his mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish his kingdom. Taking the name. About to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. The nations, for the king is about to come. The king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood. The Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by his mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here. Establish his kingdom, taking the nations, cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on the nations, but the King is about to come. Arise, Joshua, generation, trouble and space, and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood. The Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. Establish his kingdom, taking the nations, cause the King is about to come. Arise, Joshua, generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Lord, we're prepared and trained by his mighty hand. Joshua generation. Every tribe and nation.
shaking the nations, cause the king is about to come. The king is about to come. Arise, Joshua, generation, show what is praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood. Generation, a royal priesthood, a holy nation.
Good morning, everyone. God bless all.
especially our dear Apostle Joshua. Bless all the saints of Joshua Generation Worldwide Ministry, all EXECOM leaders, Luzon, Visayas, and Mindanao, and international. Good morning. Today, continuation ng team ng April ay Supernatural God. At ang title natin, Beyond the Supernatural. Let's have the title today, Beyond the Natural, We Can Be Supernaturalized. Our God is a supernatural God. When we receive Jesus, our Lord and Savior, He gave us His Holy Spirit. To know more of Jesus and fire of His Holy Spirit. We can move and walk by His Spirit. We can think and see by His Spirit. And we receive visions, supernatural seeing, hearing, speaking in the supernatural. Like the prophets of old, like Abraham, Isaac, Moses, Jeremiah, and others. Beyond the natural, there is supernatural. Let us pray. Lord, open our eyes so that we can see and feel your supernatural wisdom. Anoint us today and impart unto us the power of your Holy Spirit. Empower us. Anoint us, Jesus. Let your Spirit touch us so that we can see and hear in the supernatural. For you are the same yesterday, today, and forever. And coming very, very soon, so that we can minister to others, for those who are still in darkness and blinded by the evil one. In Jesus' name, amen. Last Sunday, binigay ni Rev. June ang password sa supernatural. I pray natatandaan natin. Ang password sa supernatural is F-A-I-T-H. Faith. Have faith in God. Ask God to give us a strong faith. Another password is O-B-E-Y. If you have faith but did not obey, how can we touch and see things in the supernatural? For example, we ask for supernatural healing. In 2 Kings chapter 5, ito si Naaman, the mighty general ng isang hukbo. Do isa siyang magiting na sundalo ng hari, siya ay leper o leprous. Meron siyang ketong. Inutusan siya makipagkita kay Propeta Eliseo upang gumaling. Inutusan siya ni Propeta Eliseo maglublob ng 7 beses sa ilog Jordan. Dahil hindi humarap si Propeta Eliseo, ang ginawa ng general ay umalis sila. At ang sabi ng katulong niya, Amo, yan ang inuutos ng propeta. Bakit hindi niyo sundin kung kayo ay gagaling dyan? At ang ginawa ng general,
sinunod niya si Propeta Eliseo kahit hindi niya ito nakikita ng harapan. Lumubulog siya ng 7 beses sa ilog Jordan. And lo and behold, kasingkutis ng sanggol ang kanyang mga balat at nagulat siya sa himalang ginawa ng Diyos. At ang mga kasama niya ay nangagulat din. At sabi nga sa verse 14 ng chapter 5, sinunod na niya ang propeta. At ginawa na ang lumublob sa ilog ng 7 beses. At pag-ahon niya, nanumbalik ang kanyang mga balat ng tulad ng kutis sanggol. Paano niya tinanggap ang kagalingan? Sa pagsunod sa inuutos ng propeta. Meron siyang instruction at siya ay sumunod. Kaya meron siyang supernatural healing. Huwag mong gagawin ang isang bagay kung sinabi lang sa iyo ng tao o ng isang tao, pangkaraniwang tao, at sa tingin mo, yan ang nararapat mong gawin. Narinig mo lang sa kwento tulad ngayon. Hanggat wala kang nakukuhang galing sa Panginoon ang utos, huwag mong gagawin at baka ma-infeksyon ka pa sa mga sugat mo. Meron akong konting testimony dyan. Meron akong anak na 3 taong gulang at hindi ko mawari na infeksyon ng tenga niya. Walang pati ng dugo. Dinala ko sa doktor. Wala naman ako instruction. Dinala ko sa doktor ang anak ko, si Jello. Dugo ng dugo ang tenga. Maraming dugo ang nawawala. At napakaraming bulak ang nilalagay ko at kung ano-ano pa. Subalit, hindi gumagaling. 1 linggo na infection sa tenga. Hanggang sa nung nananalangin ako nung gabing yon, ang sabi sa akin ng Panginoon, naniniwala ka ba doon sa babaeng hinawakan ng laylayang ko at agad na ampat ang kanyang dugo? Sa 14 na taon siyang dinudugo. Umiyak ako ng umiyak at sabi ko, Panginoon, ginawa mo po yan noong araw. Gawin mo po ngayon. Gumaling lang po ang anak ko. At tunay nga po, nilagyan ko ng maraming bulak ang tenga niya noong gabing yon. At natulog na po ako na payapang payapa. At kinabukasan po, nakalimutan ko na, lumabas na ako ng Kulambo at ako'y nag-ayos na ng aming almusal. At tumayo ang bata humingi ng dede. Tapos, nung makuha ko, ay oo nga pala, sabi ko. Meron nga pala akong nilagay na bulak sa kanyang tenga. Alam nyo, pagtingin ko po sa bulak, tuyong-tuyo. Wala po kahit gapatak na dugo. Meaning, binigyan po kami ng supernatural healing ni Lord. At ganun nga po, pagka tayo'y nananampalataya sa Diyos, meron tayong nakuhang revelation at alam natin galing yan sa Panginoon. At tayo sumunod, nakita ko po mula noon, nagkaroon po ako ng supernatural healing. At marami pa po, hindi lang po yan. Ako po'y binigyan ng Panginoon ng mga supernatural healing. Salamat po sa Panginoon. Pangalawa po, supernatural vision. Ito naman po ay tungkol sa nakakakita ka, pero ang mga kasama mo hindi nakakakita. Pero ikaw, makikita mo. Ang mga nakikita ng Diyos, ipapakita niya sa iyo. Pero yung mga taong walang supernatural vision, hindi nila nakikita. Alam niyo po dito sa nasa 1 Kings, unang hari,
chapter 6, verse 15 to 23. Isang kaganapan na maraming kalaban sila propeta Elijah at Gehazi. Pagkagising ng kanyang katulong na si Gehazi, sabi niya, "Amo, ang daming nakapaligid sa atin, mga kalaban, napapalibutan tayo ng mga kalaban o kaaway." At takot na takot si Gehazi. "Ano ang gagawin natin?" sabi niya. Nanalangin si Elijah at sinabi niya, "Lord, buksan mo ang mga mata ng katulong ko nang makita niya na mas maraming kakampi kesa kaaway." At sinabi niya, "Huwag kang matakot," sabi niya sa katulong niya, "huwag kang matakot, tignan mo na mas marami ang nakapaligid sa ating mga kakampi at pinapalibutan niya ang mga kaaway natin." At binuksan ng Diyos ang mga mata ng kanyang katulong na si Gehazi. At sinabi niya, "Amo, napapalibutan nga tayo ng maraming kakampi, maraming kawal na kabayuhan at chariot," sabi niya. Nakita niya pati chariot. "At ang mga kalaban natin, nangatakot ang mga kalaban nila at nagsitakas sa mga kakampi nilang nila Elijah na dobling dami at kabayuhan din. At nagsabi pa sa kanila, 'Saan ba ang papuntang syudad? Ituro mo nga sa amin.' At tila binulag ng Panginoon ang mga kalaban nila. Hindi nakita ang itinuro ni Elijah na papuntang syudad. At nang malayo na sila, ay tsaka binuksan ng Panginoon ang kanilang mata," sabi doon sa salita ng Diyos. "At sila ay nakita nilang naligaw sila. At sabi nila, 'Asa na mga tumutugis? Asa na, malayo na mga tumutugis kay Elijah?' At tila naligaw tayo," sabi nila. "Hindi tayo dapat pumunta doon." Lesson: kaya ni Lord bulagin ang mga taong may masamang nasa sa iyo o tangka sa buhay mo. Do not fear. Pag nasa iyo ang Diyos, meron kang supernatural eyes. Uunahin na sila ng Diyos. Meron din akong testimony dyan, mga mahal ko. Alam nyo ba? Siguro, meron na ngayon, 10 years ago, na ipadala po ako ng Panginoon o ng ating leadership sa Hong Kong. At sa Hong Kong po, kami po ay tinuruan na maging donkey for Christ. Alam niyo po yung donkey for Christ. Nagdadala po kami ng mga Bibles. Maliliit lang yung Bibles. Nakasulat sa Chinese. Punong-puno ang dibdib namin. Kaya naka-cover kami ng coat. That time, malamig, February. Then, may dala pa kami isang bag. Dami bag. At yung isang bag, punong-puno ng Chinese Bible. Kaya pag kami nahuli, alam nilang Bible yon. E communist country yon. Nung ako po ay papasok na, marami kami. Nagkanya-kanya na kami ng lugar ko sa papasok. Nung ako po ay papasok na, talagang napakadami pong nakaharap doon sa pagdadaanan ng mga bag namin, mga police, Chinese police. Dami sila. Alam nyo, medyo kinabahan ako pero nagtangs ako. O rabasika rababakaya, sabi ko. Tapos, anong nangyari? Yung dami bag,
nandito po sa kanang kong kamay. Siya ang inilagay ko doon sa dadaanan na makikita ko ano laman ng bag. At ayan po yung mga pulis. Sabi ko, Lord, bulagin mo mga kaaway. Huwag nila ako mahuli. At yung kabilang kamay ko na punong-puno ng Bible at medyo kalakihan po yung bag. Alam nyo, inilipat ko dito sa kanang kong kamay yung bag. At dumaan po ako, pero nanenerbiyos ako. Nagkaka-ekis-ekis po ang mga paa ko sa takot. At napakadami nung pulis kasi from end to end. Imagine po, nakarating po ako sa pintuan na kung saan kami magkikita-kita na hindi ako sinita. Hindi na sinita bakit hindi ko pinasok ang bag doon sa para makita ko ano laman. Hindi nila napansin. At ako po ay tuloy-tuloy na at pumunta na kami sa loob ng China. Then, doon ko po nakita na binulag ng Panginoon ang mga tao na maaring katakutan ko dahil meron silang kapangyarihan na hulihin kami at maraming questions ang mangyayari. Pero glory to God po na wala po yung nervyos ko pagdating ko po sa dulong pintuan na doon ako lalabas. Glory to God po. Talagang totoo po ang supernatural eyesight, vision, at supernatural lahat po ang gagawin ng Diyos. Lastly, ang akin tatalakayin po ay tungkol sa supernatural blessings. Sabi po sa Malakay 3:10, if we obey and have faith in giving according sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house and test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven until it overflows, and I will rebuke the devourer. Yung devourer, yung mga nagbibigay ng sakit, mga manluloko, mga scammer, budol-budol. I will rebuke the devourers so that it will not destroy the fruits, sabi po ng Panginoon. At sinabi rin niya sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord from your wealth. Ano man ang wealth mo, huwag mong sabihin, wala na ito eh, tama lang pambiling bigas, tama lang pangkain ng mga anak ko. Nangyari po sa akin yan. But if you honor God, unahin mo si Lord. Huwag mo siyang baliwalain. Tunay ang salita niya sa salita ng Diyos. Honor God with your wealth. Magkano man yan, hindi man kalakihan yung kayamanan mo. Kung magkano yan nasa kamay mo, tingnan mo yung kamay mo. Imbis ibibili mo ng gamot ng anak mo, ng pagkain, ibigay mo sa Lord. Dahil ino-honor mo siya. At aalisin niya ang fear mo sa puso na baka hindi kami kumain, baka wala na kaming bigas sa bahay. And then the Lord, siya ang magsusupply ng mga needs niyo. Nakita ko yung supernatural blessing. May dumadating sa amin na bigas, bagong giling pa. Remember, nakatira ako dati sa Molino Bacoor. Molino means magandang meaning niyan. Ang molino ay anihan o kung saan anong tawag doon? Yung mga bigas ay doon ginigiling, anihan. Nakatikim kami ng mabango na, masarap pang bigas, bagong ani. At
lahat ng pangangailangan namin. At higit sa lahat, nawala ng sakit ang mga anak ko na maliliit pa that time. Sa aking pag-obey kay Lord, honor God, and you will see the fruits, the first of your produce, ay makikita mo, hawak ng Diyos yan. Ririgaluhan ka, bibigyan ka ng Panginoon. And lastly, tungkol sa supernatural blessing, Deuteronomy 28. I pray, nagte-take notes kayo. Deuteronomy 28, sinasabi doon na ang pagpapala ng Diyos sa inyo mula sa verse 1 hanggang 14 ay puro pagpapala na hindi nyo maarok talaga. Pagpapalain ka sa city, pagpapalain ka sa country, talagang itataas ka ng Diyos. Yan ang prayer ko sa mga pinuno natin sa bayan. Kaya para maging nangunguna ang bansang Pilipinas sa lahat. At maging sa Joshua generation. Para tayo pamarisan ng mga dini-disciples natin. Iutos mo, ituturo mo sa disciple mo. Malakay 3:10, Proverbs 3:9. Deuteronomy 28, kung ikaw mismo hindi mo ino-obey, hindi mo ginagawa, hindi sila susunod. Walang power, di ba? Memorize mo yung mga yan, day and night. And you and your family, your household, your church, your disciples, and nation will be blessed. Alam nyo? Nung masubukan ko ang Panginoon, hindi kami nagugutom. At higit sa lahat, wala nang sakit karamdaman. At lo and behold, sino ako? Wala akong ipon kahit magkano. Ako'y pinapunta po sa Israel. Isang taong hindi ko kilala, pinagtanong lang ang pangalan ko sa church. Sino daw yung Sister Lita Aventajado? May pinabibigay daw ang Lord. At ako raw ay papupuntahin sa Israel. Pinaayos niya ang passport ko. Binigyan niya ako ng $3,000. Imagine nyo, hindi, noon lang ako nakahawak ng $3,000. Tapos sabi ko, Lord, bagkano itatights ko? O sabi ni Lord, nakatanggap ka lang ng $3,000. Nakalimutan mo man, magkano ang tights? 10% anak. Di siyempre, $300. Yun ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Panginoon. At ako nga po ay nakarating sa Israel. At talagang nakita ko na ang beauty ng Israel na kailangan i-keep natin sa ating mga prayers. Mga mahal ko, lagi nating ipag-pray ang bansang ito. Dahil ito ay bansa ng Diyos, mahal na mahal niya ito. Kaya ang sino man nagmamahal sa Israel will be blessed also. Dahil binibless ng Lord ang Israel. Kaya tayo man, pag tayo ay nag-bless sa Israel, i-bless tayo ng Diyos. Mga kapatid, mga apo, apo na, dahil kita nyo, lola na si Reblita. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan nyo po, JGWMI, ang ating iglesia, ay isang apostolic church with signs and wonders to follow. Tinuruan tayo at ibinabasa atin yan ng Diyos. 40 years ago, nakita ko ang mga blessing ng Lord, ang signs and wonder, ang daming pinagaling, mga lumpo nakalakad, mga bulag nakakita, bingi nakarinig, pipe nakapagsalita. Binigayan sa kamay ng ating mga leaders like Apostle Joshua Blas,
na pagpinatong niya ang kanyang kamay sa mga may sakit, sila ay gagaling agad. Pero, besan lang si Apostle Joshua. Huwag natin siyang sambahin. Ang Diyos ang sambahin natin. God releases His signs and wonders to Joshua generations. Walang kaduda-duda, mga anak, mga kapatid, mga apo. Nung ako'y makakilala sa Diyos, nababtize ako sa Holy Spirit, at nagkaroon ako ng supernatural eyesight or vision. Nagkaroon ako ng supernatural hearing ears. Nagkaroon ako ng supernatural blessings. At ang Diyos ay nasa atin. Pero may mga takot sa puso ang mga dinala ni Lord dito sa storehouse. Gising! Bind the spirit of fear in you. Have faith in God. We have His Holy Spirit. God only is using us. God is using us. Hindi tayo ang nagpapagaling. Ginagamit tayong vessel ang Joshua Generation Worldwide Ministry. Ginagamit niyang vessel ang ating church, tayo. Ang Diyos natin, si Jesus, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, open our ears, Lord. Marinig namin ang pinasasabi mo sa lahat ng iglesia dito sa lupa, hindi lang sa Joshua. Warriors of God, arise. Alisin natin ang mga takot natin. Arise, warriors of God. Gamitin natin ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? And today, I pray, lahat tayo ay makatanggap ng anointing sa Panginoon, sa Holy Spirit. Bigyan ng anointing ang ating mga mata, tenga, ang ating pananalita, ang blessings ng mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, mga tumanggap kay Jesus. Tanggapin natin ang lahat ng pagpapalang yan ng walang takot. Joshua Generation, arise para makapaglingkod tayo, madala natin ang mga taong wala pa sa Panginoon, mga nabubulagan, binubulag ng demonyo dito sa sanlibutan, ma-share natin ang ating mga pagpapalang tinatanggap sa supernatural God. Beyond supernatural, magkakaroon tayo. Just believe, have faith in the Lord, and obey. God bless you all. A blessed morning, everyone. Ako po si Mary Ann Basia ng Iloilo, Visayas. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay. At isang malaking pagkakataon po ito sa akin na mabigyan ng kapurihan ang Panginoon sa araw na ito dahil ito po ang araw ng aking kapanganakan. Yes, opo, March 3, glory to God. Dati po ay takot ako mawalan ng trabaho. Wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang, especially sa mga bayarin. Hindi pala enough na kilala lang natin ang Panginoon, bagkos kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. At natutunan ko na maging fully dependent sa Panginoon at hindi sa aking sarili. Noong nagdesisyon po ako na mag-commit sa gawain ng simbahan at mag-conduct ng cell group sa tinatrabahuan ko, ay na-test po ang aking faith sa Kanya. I still fondly remember my late mother nung nagkaroon po siya ng glaucoma sa mata at kailangan ng malaking halaga sa operation dahil nagsasuffer po siya sa pain. Dubling kayod po ang ginawa ko para makaipon sa operation niya maliban sa work ko. Pumasok po ako sa mga networking company, online business ng mga beauty products at mga herbal soaps. Madaling araw na ang tulog ko dahil sa mga inquiries at ilang hours lang ang tulog dahil maaga din ang meetups ko sa mga customers. Kahit ganun po ang ginawa ko, hindi ko talaga kaya na makaipon sa halaga ng hiningi ng doktor. Dahil sobrang laki po ng kulang sa naipon ko, doon po ako nag-decide na magtiwala sa Panginoon. Ang ginawa ko po
ay pinag-first fruit ko po ang naipon ko dahil naniniwala ako na may gagawin ang Panginoon at hindi niya ako pababayaan. Alam niyo po ba, after ko maibigay ang first fruit ko, tumawag po ang kuya ko at sinabi niya na free na daw po ang operation at walang babayaran, sabi ng doktor. Wow! At napawaw talaga ako sa Panginoon. Glory to God! Napaka-amazed talaga niya dahil pati po pamasahe, libre lang kasi provided po ang service dahil mahigit isang oras po ang biyahe galing sa amin papuntang hospital. At doon naman po sa work ko, nagpatawag po ng meeting ang boss namin. Akala ko, simpleng meeting lang. Yun pala ay ako ang subject at pinatitigil niya ang ginagawa kong pagturo ng salita ng Diyos sa aking mga kasamahan. Humingi po ako ng sorry sa boss namin at sinabi ko na I stand with my faith at hindi ko ititigil ang pagtuturo dahil after work naman yun at hindi during working hours. Noong gabing yun, nagdasal po ako sa Panginoon at humingi ng wisdom. Alam niyo po ba, after ng prayer ko, ay wala akong naramdaman na takot kung mawalan man ako ng trabaho. At dalawang salita ang pinanghawakan ko sa Panginoon nung sinabi niya sa devotion ko na don't be afraid, just believe. At nagtiwala po ako sa Panginoon. Nag-resign po ako sa aking trabaho at pinagpatuloy ko pa rin ang pagtuturo. At dahil faithful po ako sa aking tithes, offerings, at first fruit, doon talaga pinakita ng Panginoon na may maganda siyang plano at may nakalaan na magandang trabaho sa akin. To make my long story short, natanggap po ako sa isang company na open po ang pagtuturo ng salita ng Diyos at sila pa mismo ang nagsuggest na every Monday morning, dapat bago mag-umpisa ang work, ay kailangan umpisahan muna ng prayer at pasasalamat sa Diyos. Sa ngayon po, 8 years na po ako sa tinatrabahuan ko na may magandang sahod at posisyon. At lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Hindi po sa mga skills ko o sa galing ko, kundi dahil sa favor at grasya lamang ng Panginoon dahil sa pagiging faithful ko sa tithes, offering at first fruit. Kaya mga kapatid, be faithful sa ating mga tithes, offerings, and first fruit. Trust the Lord. Dahil sinabi po niya sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Maayong aga at God bless everyone. Receive this little blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord will shine upon you, be gracious to you. The Lord lives his countenance about you and give you his peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. Establish His kingdom, making the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, You are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift Your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Lord, we're prepared and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every
The nations, for the king is about to come. Arise, Joshua, generation, show the grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood.